Okay, practical themes ng Book of Romans, Holy Living. Chapter 12. Ano, pakibasa nyo ngayon chapter 12. Kasi chapter 1 up to chapter 11 are all doctrinal. Paul discuss lots of Christian doctrines from chapter 1 up to chapter 11, including the doctrine of creation, the doctrine of Paul, the human sinfulness, the first and second Adam, the spirit, the living in the spirit, the election, the choice of God, the act of God, the sovereignty of God. And then chapter 12 are all application. And one of the practical themes, when we say practical, it should be put into practice. What are those? Chapter 12, verse 1. Verse 1 and 2 nga, please. Okay, I urge you, therefore, brethren, to offer your bodies as living sacrifice, which is your spiritual worship. Do not conform any longer to the pattern of this world. After we have come to the point of knowing Jesus, it is now the standard of Jesus that we should follow. As we apply the word of truth, the word of God, we should no longer conform to the pattern of this world. Ano yan? Kaka-counter flow na tayo. Kung ang lahat ginagawa ito, pero alam nating mali, we should not follow. We should stand to what is right. Diba? Parang kung nasa, kung may tindahan kayo sa palengke, ngayon, sa common sa palengke, lahat ng kiloan, hindi tama eh. Diba? Ay, Christian ka na ngayon. Itatama mo ba yung kilohan mo? Diba? Itatama mo. Lahat ng taxi driver, halos nangungontrata. Diba? May nang re-rate pa. Hindi yan ang standard natin. The primary standard is our service to God. What you are doing is actually your worship to God. Ang worship kay God, hindi yung dalawang oras sa church. Ang worship kay God includes everything that we do. That is your living sacrifices. Not just the 2 hours in during Sunday. Na minsan late pa nga. Tapos ang aga pang umuwi. Diba? At least huling dumating, una namang umuwi. Diba? Yan ang mga practices natin na kakaiba that we should try to avoid. Meron ng standard. And then living for the good of others. Medyo mahirap. But we are mandated by God that our life is not for ourselves alone. Ang standard talaga, love your neighbor as you love yourself. Hindi pwedeng hindi mo mahal yung sarili mo. Ang pagmamahal mo sa kapwa, overflow yun ang pagmamahal mo sa iba. Diba? Yun ang teaching din ni Jesus. Mukhang dyan nagkakapareho si Jesus at saka si Paul. Na mukhang yung spirituality nila, yung pagganito ang direction. If this is God, and this is God, this is you, and this is other. Whatever you do to Him, you did it to God. The horizon, ano muna, no? Horizontal muna, tsaka papa-vertical. O kung dito si God, vertical. Yung spirituality mo. Whatever you do to your neighbor, you did it to Him. Yun ang most, kahit kayo dyan, ang spirituality niya, ganun ang direction. Horizontal, to vertical. You cannot love God if you do not love your neighbor. Diba? How can you love your God if you cannot love the one you always see? Yung nakikita mo nga, hindi mo kayang mahalin, yung pa kayang hindi mo nakikita. Diba? Diba may mga kandidato na gano'n ng motto, ano, maka-Diyos. Diba? Tapos nilalagyan ng iba sa baba, maka-Diyos ka nga, makatao ka ba? Kasi dahil makatao ka din. Makatao, maka-Diyos. Ano ba unahin nyo? Is God muna, pababa ka? O dito muna, pag ganun. It's up to you kung anong direction ang gusto nyo. But kaya lang, sabi ni Jesus, whatever you do to Him, you did it to me. Mukhang yung horizontal, ano muna, no?
direction bago yung vertical ng spirituality. Well, kasi nanakawan mo yung kapwa mo tapos sasamba ka kayo sa Lord ng nakataas ng kamay. Unacceptable. Okay, isa pa, yung living for the good of others. Are you willing to do that? You live for the good of others. Huwag laging sa sarili. Mabuhay din tayo para sa ating kapwa. Unity among the body of Christ. That's a call. Ano? The church was compared by Paul to as the body. Ibig sabihin, yung body well coordinated. Ano? Walang tenga na nagmamalaki sa ilong. At hindi pwedeng sasabihin ng ilong, wala akong pakialam sa'yo, tenga. Tenga ka. Ako, ilong. Hindi. The affected is the whole. Diba? Kasi sino man sa atin, sabi nga, sa Pilipino may kasabihan tayo na sakit ng kalingkingan eh. Diba? Ramdam ng buong katawan. Ano? Masakit nga lang yung ngipin mo, wala nang magawa lahat. Ano? Talagang baksa ka sa bed, eh. Ngipin pa lang yun. Isang mahirap yung ganong ano, naapektuhan. And then the practice of submission to the government is also important. The limitation, well, we are called by God to submit to the government. That is clear. But what is the limitation in the book of Romans? What is the limitation? If the government is asking you to do something against God, yung Daniel principle, ano? They were asked not to worship God. Eh, no. According to Daniel, that is not good. We will violate that. Example, ang utos ng government, we should not worship God. That time, we can violate. Because our first loyalty belongs to God. Yung submission, ano? Maunawaan nating mabuti yon. If the government is already violating our rights to worship our God, then we can disobey. Because the first loyalty of the church and the believers belongs to God, not to the government. We should consider the government as God's servant also. They were called by God. It is God who established them, and we should follow them. But there are limitations. Okay. Okay, let's go to the 1 Corinthians. 1 and 2 Corinthians. Bakit ba may 1 and 2 Corinthians? The 1 Corinthians is known also as a letter of rebuke. Remember that. 1 Corinthians is a letter of rebuke. Put it into your note. That 1 Corinthians is a letter of rebuke. Why? There is a sin, moral sin in the church that is not being addressed by the leaders. Hindi kinokorek. Particularly, yung immoral act ng isang member ng church. Seemingly, within the church, there was a young person, young man, na ang napangasawa niya, yung stepmother niya. When his father died, naiwan yung stepmother niya. Napangasawa niya yon. What Paul is saying, that kind of act was never happened even among the pagans. And how come the church is not correcting this? Kaya si Paul, sa first letter, puro rebuke. So, ano yung mga issue sa 1 Corinthians? It was written again by Paul. The purpose is to address the issue of immorality, the division in the church, the freedom and the issue of freedom and the ministry of Paul, the issue of church worship. Mukhang napakagulo ng church na ito. May nagpipreach, may nag-speak in tongues, may nagko-communion at the same time. At yung iba na lasing na, ano, nasobrahan ng communion. Dahil literally noon sa kanila, yung banal na hapunan, eating and drinking. Hindi kamukha natin ngayon na mukhang mas civilized. Ano? Pag communion, tag-iisang pirasong ano, di ba? Saka tagkakaunting wine na yun ang communion natin. No, ang first century, sa Corinthian, hanggang malasing. Ang problema, mayroong hindi nakainom, mayroong lasing.
Merong hindi nakakain, naubusan, yung mga babaeng late kung dumating dahil nahuhuli silang dumating, dahil late silang umaalis sa bahay, dahil pinapauna yung pamilya, dahil sila yung nag-aasikaso ng bahay. Pagdating nila, tapos na yung communion. Lasing na yung iba, hindi na makatayo, nasobrahan ng communion, hindi na kilala kung sino yung asawa. So, yun ang problema ng mga taga-Corinthians. May issue ng immorality, disorder in the worship, and then, the problem of exercising the spiritual gifts, mukhang nagkakanya-kanya sila at hindi yata nagkakaroon ng pagtutono sa isa't isa dahil hindi organized. Magulo yung church. Hindi na beneficial yung pag-exercise ng kanilang spiritual gifts. Pangatlo, yung division. Some of the believers, they favor Peter, some they favor Apollos, and some they favor other. So divided. First Corinthians, kitang-kita mo yan na may issue ng ganyan. So, what are the issues in 1 Corinthians? The problem of division, immoral living, chapter 7 to 5. The freedom, yung yan nga, kasama na dyan yung freedom sa pagkain. Now, we need to be respectful ano sa freedom sa pagkain. Kasi tayo mga Christians, ito ang problema natin mga Catholic at Evangelical. Ano? Sa ang Muslim, they don't eat pork. Alam niyo yun, ano? Ang mga Hindu, they don't eat meat. Ano yan? Ang Christians, they eat everything. walang bawal eh. Ano? Walang, kahit na, yung impracticality pa natin, there are times na sinabihan na tayo ng doktor na huwag mong kainin yan, kakainin pa rin. Ang gagawing solution, prayer. Ano? Ipagpe-pray naman daw. Yung prayer, hindi nakakaalis ng cholesterol. Andyan pa rin yan, I tell you. Kaya yung mga prayer sa church na nakaka-open, di ba? Pinakain ka, pinaghanda ka ng pagkain ng miyembro, tapos ang prayer mo, linisin mo ito, Panginoon. Eh, yung bagong member, isipin nun, hindi naman yan madumi. Di ba? Ba't kailangan laging linisin? Kasi nga, we eat kahit yung bawal. And then we charge it to God. Yung prayer natin, kala natin. Ang prayer for food, primarily for thanksgiving. An appreciation of God's provision. Hindi yan pampaalis ng cholesterol. Kaya pag sinabi ng doktor mo na bawal sa'yo yan, bawal yan. Inaano kasi natin yung kala natin yung ganun yung pagpapray. Ano? Minsan, no? Bakit ba ngayon ang pinaka mahabang buhay sa Pilipinas, mga Seventh-day Adventists? Throughout the whole world. Sa Massachusetts, mayroong isang 116 years old na medical practitioner, surgeon. Hanggang ngayon, 116, nag-o-opera pa. Diba? Sa atin, pag 60 natin, madalas. Madami na tayong physical defect, eh, no? Madami nang nararamdaman. Kasi, ano, wala tayong discipline sa diet. Ano? Basta pinag-pray, yun ang principle natin. Pag ina-abuse natin yung ating Christian perspective in terms of faith. Ayun, sa Corinthian, issue din yung food, yung freedom with regards to food. Do not abuse your freedom. magandang humaba din ang buhay, pero nasa atin din yung sistema ng pagdadiet, ano? Nasa atin yan kung paano papahalagahan. And then the chapter 11 to 14 yung matters in worship. Dapat the church must develop orderly in worship. Orderliness. Ayaw ni God ng magulong pagsamba. At walang kaayusan. Kaya ngayon time naman medyo develop na tayo, may mga program na tayo. Although ngayon nakakakita pa rin ako ng church na kung sumambay hanggang magutom 8 to 1. Nakakita pa ba kayo ng ganyan church? Hindi, walang program na sinusunod kung ano maisipan. Hindi dapat ganun. God is the God of order. Lagi nating ipromote yung ganung system. Problema yun ng mga Corinthians, wag na nating ulitin. There must be order in the church. And then the correct teaching on, chapter 15 is the correct teaching
on resurrection. Inarrange ni Paul yun, niliwanag sa kanila yung issue ng resurrection. Ang mauunang mabuhay, yung mga namatay ng nakay Kristo. Those who are already dead in Christ, they will be resurrected first. And then, yung mga buhay pa na nadatna ni Jesus Christ for second coming, yung mga buhay pa, yun ang kasama na believers. Okay, and then the chapter 16, collection for Jerusalem Church. Mukhang naunang isulat ang Corinthians kaysa sa Romans. Ang Corinthians, probably 56. Magkasunod lang yan. First and second Corinthians. What is the difference? The first Corinthian is a letter of rebuke. The second Corinthian is a letter of comfort. Seemingly, they follow the advice of Paul. Pag binasa mo yung first and second Corinthians, mukhang tinanggap nila yung correction at nagsisi yung immoral. Sumunod sa advice. At dahil doon, sinulatan ilo sila ni Paul, comfort na yung letter. Iba na yung iba na yung tone ng second Corinthians. Sumunod sa advice, kaya kinomfort naman sila ni Paul na sa simula ng chapter 1 ng second Corinthians, ininsist ni Paul na God is the God of comfort. And we are here also to comfort one another. So ang advice na dun sa nagkasala, ang advice na ni Paul sa church, i-comfort siya. Tumanggap siya ng correction eh. Ngayon, bihira na tatanggap ng correction sa church, ano? Kasi pag kinorek sa isang church, next week, ando na yun sa kabila. So ang leader pa. Diba? Ganun na ngayon ang problema natin sa mga modern churches. I-discipline mo dito, lilipat lang. Gagawa uli ng kalokohan doon, i-discipline, lilipat uli sa iba. Mga tipaklong na Kristiyano, ano? Mga anak ng tipaklong na lundag ng lundag. Kaya malamang pagdating sa langit, walang membership na maliwanag yun eh. So, ang kaibahan lang, ano? First letter is the letter of rebuke. Second is the letter of comfort. The letter seems to be apologetic, yung second letter. The best probability is that the church listened to the advice or rebuke of the apostle in the first letter. Mga 56 AD sinulat. Magkasunod lang yung letter na yan. And the place of writing, Ephesus.